national actor, and the prize is a return flight to Sydney, 2 weeks accommodation, and a choice of selected workshops in Tafta, Australia. And the winner is Christian Apollinario. I am a para dance sport athlete, and that's what's the story of the complicated dance to the Wheel of Life is all about. It's about having or finding your purpose as a person with disability. And we always need to believe that there is ability despite having disability. What we need to do is just to have support, encouragement, and love to all those people around us. And we can continue to grow as an individual with diverse and inclusive mind, with all those support that you have given to us, we can make things possible. Thank you so much, representing the Philippines. Thank you. Ako si Christian Ian Apollinario, kung tawagin ng mga kapamilya ko na makakilala sa akin. Pangalan sa pitong magkakapatid. Nagkaroon ako ng polio nung ako ay isang taon at apat na buwan pa lamang. Minsan, nahirap pa rin tanggapin na binawian ka ng kakayahang maglakad. Minsan pa nga, sinisisi ko siya. Kasi feeling ko, hindi ko deserve maging ganito. Pero parang, habang unti-unti akong lumalaki, nakikita ko na kung ano pa yung purpose kung bakit ako binigyan ng Diyos ng kapansanan. I am part of the country. I can give so many things to our country. From singing, from writing, from sketching, from dancing, and then acting. Nandito ka na. Lumipad ako sa pamamagitan ng pagsayaw. Ang singin ng pag-arte ang nagbigay naman sa akin ng kakaibang kasiyahan ngayon na nagdala sa akin sa abroad, nakilala ako sa Pilipinas, sa mga local film festival and also sa international film festival, receiving the award na hindi ko rin ni-expect. At yun ay yung pagiging best actor. Ikaw, naka-wheelchair ka, tapos lilipad ka. Lilipad ka abroad, dala-dala mo si wheelchair. Pagmamalaki mo yung sarili mo, pagmamalaki mo yung Pilipinas, pagmamalaki mo pamilya mo. Saan ako dinalo ng mga bagay na meron ako na literal wala kang paa? Literal hindi ka maglalakad. Pero dahil sa God-given talent na ibinigay sa'yo at pinagyaman mo, yung pala yung magdadala sa'yo sa isa sa mga hindi mo makakalimutang karanasan sa buhay. Sino ba yung mga pakpak ko? Siyempre, unang-una dyan, Diyos, pakpak ko yan. Siyempre siya yung patuloy na gumagabay. At siya yung patuloy na nagbibigay sa akin ng mga biyaya. Nasa kakibat niyan yung magulang ko. Kasi sila yung sumusuporta. Wala naman ako sa mundong iba po kung wala sila. And that's my time to give back. Siyempre yung kapwa ko may kapansanan. Kahit ano pang kapansanan meron sila. Kahit iba't iba man kami ganang kapansanan. Nagiging pakpak ko sila kasi nga, I want to be one of the inspiration. Pinakahuli para sa akin, sinong pakpak ko? Siyempre, yung sarili ko. Wala lahat ng to kung hindi ko minahal yung sarili ko. Walang sino man ang makakilala sa akin kung hindi ko siya tinanggap ng buong buo. Kung hindi ko inaccept kung anong binigay sa akin at kung anong pagkatao na meron ako. Kahit hirap na hirap ka na, kahit dusang-dusa ka na sa mga pinagdadaanan mo habang lumalaki, pero dahil sa tinanggap mo siya, nagawa mo lahat. At yung hindi ka na nag-aalinlangan na tao kami kapansanan, makakalimutan mo na yung panahon na hinawaan mo yung sarili mo. Bagkos, eto ikaw, lumalaban. Sinasabi nga nila, it's not what was lost, but what was left. That's most important. Doon sa ating sarili magsisimula ang lahat eh. Masaya akong lumilipad ngayon kasi doon sa mga achievements, napalipad niya ako ng sobrang taas. Sana
sa iba din, na katulad ko, persons with disabilities, makalipad din kaya, kagaya ko, na patuloy silang maniwala. Magtiwala ka sa sarili mong kayaan, natayaan mong Diyos ang magpuno ng iyong kakulangan.